Bukod sa Mandaluyong City, tinukoy din ng San Juan sa report kung saan nagaganap umano ang ilegal na bentahan ng COVID-19 vaccine at ng vaccine priority slot. Upang malinawan ang bagay na yan at alamin ang mga hakbang na ginawa ng lokal na pamahalaan, makakapanayan po natin ngayong umaga si Mayor Francis Zamora ng San Juan. Good morning po sa inyo, Mayor Zamora. Yes, good morning po, Weng, at sa lahat po ng nanonood ng Net25 at maraming salamat muli sa pag-imbita po sa akin. Opo. Una po, ano na po ang update sa imbestigasyong iniumutos ninyo ano, dito sa allegations of bentahan ng bakuna at vaccine priority slots po dyan sa San Juan? Ewan na sa lahat nung Biyernes ay nakatanggap nga ako ng impormasyon na kumakalat nga raw sa social media na di umano dito sa San Juan daw at sa Mandaluyong ay nagkakaroon ng bentahan ng bakuna. Una-una, definitely hindi po totoo yan. At I assure everyone na ang lahat ho ng bakuna dito sa San Juan, una-una, libre ho yan. At para siyempre sa ating mga priority citizens base sa prioritization list ng Department of Health. Kung kaya't nung Biyernes din mismo, inatasan ko ang aking mga tauhan na imbestigahan nga ho ito. No? So nung Friday pa lang mismo, ay na-contact na namin yung binibentahan. At base dun sa impormasyon na binigay ng binibentahan, ay online niya raw nakita within social media lang din na meron daw mga vaccines for sale. So nag-inquire siya rito. In fact, alam ko nakapag-usap din sila through Zoom, pero iba raw yung humarap sa kanya, hindi yung mismong kausap niya. At pagkatapos ng kanilang mga usapan ay medyo nag-alangan siya kasi nga it really sounds alanganin, kumbaga. Kaya base rin sa sinabi niya sa akin, nag-sisi nga siya na hindi niya na i-record yung usapan. Zoom conversation nila. Yes, but maliwanag ho na ito isang scam, mga tao online na nagpapanggap na kaya nilang mag-provide ng vaccines for a fee. At definitely, wala akong ganyan dito sa San Juan. In fact, agad-agad kong kinuusap din ang aking city health officer. And I'm very confident about our people here in San Juan na wala akong nangyayaring ganyan. Hindi ho gandong kadali makapasok sa aming Phil Oil Flying V Center o aming vaccination facility sapagkat kinakailangan meron kang confirmatory text para makapasok. No? Hindi yan walk-in. Talagang may online reservation ho tayo, may online registration. At yung mga nasa priority list lamang na na-text sa araw na yon ang makakapasok. So para ka makapasok, halimbawa, if you are a San Juanenyo who is saying na person siya with comorbidity, kinakailangan may valid ID ka or barangay certificate for residency, kinakailangan meron kang medical certificate galing sa iyong doktor o di kay reseta. At yan po ay hinahanap ng ating gatekeeper o yung nagbabantay mismo doon sa harapan ng vaccination center bago ka makapasok. Tapos pagdating mo pa sa loob, you will encounter a series of registration, final screening. So meron pa rin mga doctors doon na hahanapin pa rin sa inyo ang inyong mga dokumento. So hindi ho ganun kadali makalusot. In fact, San Juan has a very organized and systematic procedure in terms of yung registration natin and actual vaccination. Sabi nyo nga po, you are confident with your team. Wala po ba, nagkaroon po ba kayo ng, sabi nga ay counter-checking dahil sa baka mamaya may ilan pong mga tao na ginagamit yung mga tauhan ninyo para makapanloko o sabi nyo nga, definitely it's a scam. Sa pamamagitan ng aking city health officer, kami ay nag-usap na ho. No? And alam ko ho na ang aming mga empleyado dito sa City Hall ay not involved dito. In fact, we don't even know kung totoo itong allegation na to because online lang ho siya. Kumbaga commonly no, sa online, marami talagang ganyan mga nanluloko, no, nagpapanggap na kaya nila magbenta ng ganito. At ngayon nakakalungkot na pati bakuna po ay kasama na sa mga bagay na ibinibenta ho nila. Online. Yes. Usually, yung mga ganyan online kasi it's very hard to verify. No? Unlike sa physical halimbawa na tindahan, nakikita mo talaga kung yung produkto o yung bagay na binibenta nila ay nandoon. But when it comes to online,
usually talaga very prone yan sa ganyang mga lokohan. At yung mismong binibentahan, no, ayon sa kanyang salaysay din, base sa pag-uusap nila ng aking mga tauhan, ay naramdaman niya na alanganin nga yung inaalok sa kanya. Kaya hindi na rin sila natuloy, kumbaga. Mm-hmm. Mayor, ngayon po, nakakailan na po ang San Juan sa mga napabakunan? And if you have stocks, how many stocks are there pa po? Okay, meron na po tayong 23,000 na San Juaneño na nabakunahan. And this is close to 27% of our target population to be vaccinated. Nung nakaraang linggo ho ay naubos na ho ang aming Pfizer vaccines. At ang natitira ho ngayon sa amin ay AstraZeneca at Sinovac. At marami-rami pa ho ang natitira nating supply. We have about 10,000 AstraZenecas na first dose at around 10,000 na Sinovac na first dose din. So that's around 20,000 doses on hand. So that will be good for another 2 weeks ho siguro po sa amin. At 10 to 14 days na mababakuna ho natin lahat yan. At inaasahan ko ho na pag yung bilang na yan ay bumaba, ay muli na naman ho magde-deliver ang DOH at ang IATF po ng bakuna sa San Juan. Kumusta po ang pacing ng rollout sa San Juan? Maayos naman po ating pacing. We are doing up to 1,800 a day at this point. At unti-unti pa yung tataas sa mga darating na araw. Dati ho kasi 600 to 800 lamang ang ating nababakunahan dahil din sa limitadong supply. Ngunit ngayon ho, dahil nga madami-dami na talaga ang dumarating na bakuna sa ating lungsod, ay inakyat na natin yan to 1,800. Starting June, tayo po ay magkakaroon na ng second vaccination site dito po sa Green Hill Shopping Center. At yan din ay ating paghahanda nga dito sa pagbubukas ng A4. Na alam naman natin yung ating Green Hill Shopping Center, ito yung main commercial area ng San Juan. At marami sa ating mga A4 vaccinees o yung economic frontliners ay dito ho nagtatrabaho sa Green Hill Shopping Center. Mm-hmm. So pinaghahandaan ho natin ang opening ng A4 pati ng A5 yung ating indigent population. For A5 po, ang sabi kasi ng Malacanang yung mga bakuna ng Pfizer ay hindi dadalhin sa mall. Wala naman po kayong Pfizer, ano, Mayor? For naubos na ho yung Pfizer natin last week. Okay. For A5, saan nyo po ina-expect na gagawin itong vaccination sa kanila? Kailangan mas malaking vaccination site po ito dahil mas marami yung mga indigent natin. Ang ating Field of Flying V Center, ating main vaccination area, ay isang 4,000-seater indoor stadium. At ito ay ating main vaccination center. Plus itong bubuksan nga natin sa Green Shopping Center, which can accommodate also a few thousands. No? So yung dalawang site pa lang na yan para sa San Juan ay sa panhong ito, no? Ako'y naniniwala na sapat na. Sapagkat hindi naman ho ganong kalakihan ang aming lungsod. At yung bilang na aming hinahabol na bakunahan upang makamit ang herd immunity ay 85,400 lamang. So yan po ay very doable. Basta ho, tuloy-tuloy lang ang supply ng ating bakuna na darating. May mga nagpapanukala po ng vaccine pass para makapasok sa mga establisimiento. You think it's fair? Well, kami naman ho, at the end of the day, kung ano ang policy na ibibigay po ng IAT, of course, San Juan will always follow. Ngunit para sa akin, ano, importante rin talaga, yung ang bawat isa ay nabakunahan. Ito ho, ipabahagi ko lang sa inyo, Weng. Ano. Dito sa San Juan, we are down to just 169 active cases. Yan ay galing sa mataas na bilang na 1,296 noong April 12. So nakita natin na yung tambala ng ECQ, MECQ, at ngayon nga, nasa GCQ tayo with heightened restrictions, plus yung pag-iingat ng bawat isa, lalo-lalo ng pagsunod sa minimum health standards, and ultimately, yung mabakunahan ang bawat Pilipino within age, ito talaga ang makapagbababa tuluyan ng bilang ng mga kaso. Sapagkat pag mas maraming San Juaneño o Pilipino ang nabakunahan, kahit saan ka pa pumunta, pumunta ka man sa mall, pumunta ka sa commercial establishment, you are now protected. Protektado ka, ibig sabihin hindi ka maaring mahawa or hindi ka rin pwedeng manghawa ng iba. Mm-hmm. Correct. Pero you think there should be a pass na hawak na, ito ang ticket ko, bakunado na ako?
Kailangan meron din tayong mapakita, no, na yung kasi kami dito sa Zamora meron kaming vaccine card. Mm-hmm. So the vaccine card will prove na ako bilang isang mamamayan, naka one dose na ako o naka two doses na ako. So it also helps, no, it also helps in terms of identifying kung ang mamamayang ito ay bakunado na. Pero hindi naman dapat huwag papasukin ang mga hindi pa bakunado. Mm-hmm. Siyempre, meron naghihintay pa ng kanilang turn, no? Hindi naman kasi kayang sabay-sabay talaga bakunahan ng lahat. Remember, we only have limited number of vaccines. So as long as you can prove that you've already been vaccinated, dapat mas kumpiyansa yung commercial establishment na papasukin ka. Ngunit kung wala ka pang vaccine pass, hindi rin ibig sabihin na dapat huwag kang papasukin, di ba? Mm-hmm. Ang ibig lang sabihin nun, hindi ka pa kasama sa prioritization list at naghihintay ka pa na mabakunahan. So you still have the right, of course, to go inside the commercial establishment. Basta lang susundin yung mga guidelines. Halimbawa, yung mag-fill up ng contact tracing form or yung, of course, yung thermal scan. Yan ay basic na mga vital signs checking upang siguraduhin na pag kayo pumasok ng mall ay kayo ay ligtas. Mm-hmm. Maraming salamat po sa panahon ngayong umaga, Mayor Zamora. Okay, maraming salamat po at magbuhay po ang network. Okay, ang ating pong nakapanayam ay si Mayor Francis Zamora ng San Juan at sabi niya nga kinontak nila yung nagpakalat sa social media, nagpost na merong nag-aalok na vaccine for a fee, pero lumabas na sa online din lang iniaalok, pero nung tingnan at makausap medyo kaduda-duda kaya hindi na itinuloy. Pero ngayon tuloy pa naman daw po ang pagsisiyasat, pero ang sabi ni Mayor Zamora, confident siya doon sa mga kasama niya sa City Health Office at doon sa kanilang vaccine team na walang gagawa at sasangkot dito sa ganito mga tiwaling gawain.